Hi! Kamusta ho kayo? Rabbiter here. Nandito tayo ngayon sa Muntinlupa City. Actually, sa tapat lang ng Muntinlupa City Police Station. At kasama natin si Mr. DJ Calambas. Sir, hello, good guys. Morning! Good morning! So, andito tayo sa DJ Rabbiter ngayon at kasamahan tayo ni Sir. Papakita niya sa atin yung daily routine niya. So, Sir, kung nang bahala. So, anong oras ng umaga ka gumigising usually? Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para i-check lahat ng rabbit, yung mga kids kung nakakadede ba, at yung kung merong mga nagkakasakit. Tapos pagkatapos nun, linis na sa ngayon, magpapakain na tayo. Okay. Sa proseso naman namin ng pagpapakain, meron kaming 50 grams sa umaga. Tapos 24 hours unlimited na grass. Okay. So, 50 grams sir, yan 50 grams lang yun sa umaga. Okay. Kung wala kayong timbangan, pwede nyo pong gamitin yung lata ng reno. Isang puno po doon, 50 grams na po yun. Okay, okay. Ito, lata ng reno, kuya Dol. Focus mo, kuya Dol. Ayan, sakto, 50 grams yan. Okay. Habang nagpapakain si sir, nakita, ipan mo rin, kuya Dol, yung gano'ng kalaki. Ito lang, maliit lang yung rabbit tree ni sir. Ito lang, ito kung ano yung nakikita niya dyan, yan lang. Ayan. Pero hindi dahilan yung maliit na pwesto para hindi tuloy yung pag-aalaga. So, ito si sir ngayon, nagpapakain ng kanyang mga alaga. Okay. Sir, ilan na po itong rabbit nyo ngayon? Ilan yung breeder nyo dito? Sa ngayon, meron kaming 14 heads na breeder doe at 2 buck. Dalawa yung buck nyo, okay. Yung breed naman ng mga rabbit namin is dalawang buck na F1 at upgraded na yung 14 doe. Okay, F1 na New Zealand. New Zealand. Po, no? Napansin ko rin itong kulungan nyo, hindi yung the usual na cage. Pwede po niya bang kwento sa amin, anong inspiration niya dyan? Sa pag-aalaga kasi ng rabbit, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sa kulungan. So kung meron ka namang mga scrap, katulad ng mga pinagamitang steel matting or kung meron namang kawayan, mga kahoy, pwede mo namang gamitin yon para mag-umpisa. Hindi kailangan ng malaking kapital para sa pagra-rabbit. Okay. So ito, I assume ito sir yung ano nyo, sa bandang taas yung mga ito yung layout nyo, no? Ito na yung mga pangalan. Medyo maliit lang yung ano, yung lugar dito ni sir, pero marami ako nakikita dito na ano, na pwede nyo pakain. Makikita mo nyo dito, maraming puro ng saging sa bandaro, pero malunggay. Meron din dito ano, kay Mito para mag nagtatae. And meron din dito ang ano, Madre de Agua. Tsaka mabait yung mga tao daw dito. Ito nakikita nyo nung nato, ito na mismo yon. Wala siyang harang, pero okay naman yung mga tao dito, hindi sinapakaya naman. Yung dumi ng rabbit, sir, pinagkakakitaan nyo din po ba or ginagamit nyo na lang as fertilizer? Sa ngayon, meron kaming ANC or yung bulate. Africa night crawler. Yun. Doon namin nilalagay. Iniipon namin doon yung dumi ng rabbit. Tapos pag naging lupa na, pasariling gamit na lang. Oh, sa okay. Mga halaman. Okay, so personal consumption lang yung ano, yung dumi ng rabbit. Meron pala kayong Africa night crawler dito, sir, ha? Meron. Sa ilalim ng mga kulungan. So ano yung mga binibenta nyo dito, sir? Karne ba o mga 2 months old lang? Sa ngayon, 2 months old lang kasi hindi na talaga umaabot ng pangkarne. 2 months old lang, nakukuha na kagad nilang lahat. Okay. And meron kaming sineparate na isang rabbit dito, nakaseparate yung isang rabbit. Gagawin natin, itong rabbit na to may mange. So
So gagawin ni Sir is gagamutin niya. So tatapusin lang ni Sir yung pagpapakain sa mga rabbit. And then kukunin niya na yung gamot. At nagbabalik tayo dito sa DJ Rabbitry, kasama pa rin si Sir DJ Kalamba. So katulad nung nasabi natin kanina, mayroong isang rabbit na may mange at gagamutin niya to. Hayaan ko na lang po siya mag-explain kung paano yung procedure. Sir DJ? Sa rabbit naman natin na may mange o mangge, ang proseso namin, meron kaming ivermectin injectable. Tapos every 1 kilo, 0.2 yung ginagamit namin based on my experience. Hindi ko lang po alam sa iba kung ano po yung proseso nila sa paggamit ng ivermectin injectable. So, ayun. Ilang kilo po itong rabbit na to? 2 kilos. Tapos, meron tayong 0.4 na ivermectin. Magkano po yung ganyan? Yung may nabibili dito sa amin, 58 isang, ay 1 ml, may kasama ng syringe. Ito na yun. 58 pesos, 1 ml, may kasama ng syringe. Okay. Tapos, ito na, gagamutin na natin. Gagamutin na natin ang rabbit. Meron tong, sa inyo, may mange to sa paa, no, sir? Ahawakan mo siya dito sa batok. Tapos, saka mo siya tutusukin. Siguraduhin mong balat lang yung tinamaan kasi baka naman mamatay pag tumusok sa laman. So, balat-balat lang. Okay, so naturukan na ng ivermectin. Gano'n po katagal bago mag-take effect yun? Sa based on my experience naman, ang effective na siya ng 1 week. Makikita mo na kagad yung improvement. So, pag tumagal siya ng 2 weeks at hindi pa rin gumagaling, turukan mo na ulit na panibago. Okay, so yung buwang pamamaraan dito ni Sir DJ. Tapos, sa pagkumat ng mange. Yung may sakit po natin na rabbit, kailangan nakahiwalay na po siya sa ibang rabbit kasi baka po mahawa yung ibang nating rabbit. Naka-isolate na siya. Naka-isolate na. Kaya ito yung isolation ni Sir. Itong cage na to. So Sir, any messages po sa ating mga viewers? Saan po kayo pwedeng kontakin? Meron po akong FB na DJ Rabbitry. Message nyo lang po ako doon kung may mga katanungan po kayo. At ito po, ilalagay natin dito sa baba yung ano, yung link dun sa FB page ni Sir. Sir, maraming salamat sa pagpapaundak, sa samahan kayo sa daily routine ninyo. Okay? And sana maulit to. Apo. And sa inyo naman mga mananood namin, sana nagustuhan nyo itong episode. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe and like sa channel. At hit nyo na rin yung bell notification button para updated kayo sa mga latest videos namin. At para mas lalo pa kaming ganahan na gumawa ng mga videos katulad nito. Yun lang at maraming salamat.